So ito po yung i-review natin niya, no? BRT Power Max Dual Band. Yung mga importanteng detalye lang yung ibabahagi ko dito, no? Tutono ko, tapos test drive din. So subukan natin tong ipandar at titingnan natin, no, kung anong magiging response niya. Kung maglilin yung tono niya sa motor ko, so okay lang kung ganun yung mangyayari. So at least alam ko na kailangan ko nang magpalaki ng main jet o pilot jet ba, kasi yun naman yung purpose ng racing CDI, yung magpapalakas ka ng kuryente. So pag nagpapalakas ka ng kuryente, so ibig sabihin nun maglilin yung motor mo. So pag ganun yung nangyari is okay lang. So pag nag-reach yung tono sa motor ko, pag ganun po yung nangyari is pangit po ang ganun na klaseng racing CDI. So sana di ganun ang mangyari, no. Ikakabit ko to ngayon. Gagawan ko lang ng balot. So una, yung dual band po is ito siya. Pag nakakabit itong socket, oh, kita nyo. So naka-on yung dual band. Pag tinanggal mo, so wala, parang ordinary lang siya na racing CDI. Parang wala siyang limiter, pero parang ordinary lang ba. Ganun yung pagkaintindi ko doon sa manual. Pag nilagay mo naman tong socket yan, so naka-on yung dual band, yung mangyayari is medyo tataas yung performance ng CDI. So parang siguro itataas niya yung kuryente niya. Siguro okay siya, pero so subukan natin. Gagawin ko is ipapatakbo ko to ng naka-on yung dual band. Ito siya. Tapos susubukan ko ring itakbo na naka-off yung dual band, kung ano ba talaga yung, kung ilan ba yung diferensya niya. 2011, 2012. So may tatlong lead bulb pala dito sa CDI, no. Yung isa is power, to yung kulay pula. Yung isa naman is nag-iilaw siya pag naka-on yung dual band. Pag tinanggal mo, so mag-off siya. Yung isa naman na bulb is parang sample, iilaw siya pag low bat na yung battery mo. Sample na sa mga 10 volts pababa, so mag-iilaw siya. Yung max na voltahe na kaya ng CDI na to is 16 volt. So kaya niyang 16 volt. Pag lalagpas ng 16 volt, so iilaw naman to. Mag-warning siya ba? Yan po yung gamit ng tatlong ilaw. Yan. Power on pag naka dual mode. Tapos para ito, indicator na may mali sa supply ng battery. So yan, subukan natin. Pero bago yon, papakita ko muna yung andar ng motor ko, no, sa stock na CDI, kung ano yung pinagkaiba, di ba? Yung top speed ko sa rotonda is 120 lang. So ito ngayon, susubukan ko kung ilan yung pwedeng idagdag niya sa same sitting sa carb. Walang pinalit sa carb. Yung fuel same din, unleaded fuel. So hindi naman siya nag-reach kung ano yung ideal kanina. Parang same lang din. Pero yung napansin ko is mas mabilis siyang mag-response kisa dun sa stock na carb. Pero parang nag-lean ng konti.
Hello mga paps. May ibabahagi lang ako, no. Kasi malapit na yung bagong taon at maraming atat na ibumbaw yung motor nila ba. Tungkol sa mga baguhan diyan na naka-racing CDI ba, na hindi alam kung anong pwede mangyari sa motor nila pag yun, napaganda yung over RPM o binumba ng todo ba. So mga pwede mangyari po pag binumba mo ng todo yung motor mo tapos naka-racing CDI ka, so walang limiter, di ba? Tapos yung ito nga, pag pinultrot mo ng todo, ilalagpas mo ng 13 kRPM. So okay lang kung tumatakbo yung motor, pero pag naka center stand o naka hindi tumatakbo, so yung mangyari is pwedeng sumabog yung makina mo or masira, no? Kuha nyo ba mga paps? Pero kami mga naka stock CDI lang, walang problema. Basta kailangan mo lang is condition yung tensioner ng motor mo, hindi siya payado. Hindi ako matatakot na i-full rev yung motor ko kasi nga stock CDI lang naman ako. So yun, no? Walang mangyayari pag stock CDI yung motor mo. Hanggang code lang siya, diba? So pag racing CDI ka, so payo lang. Huwag mo i-overpin yung motor mo na hindi tumatakbo yung naka-center stand, para lang aware kayo ba? Kayo rin, kayo na rin yung bahala kung anong gusto nyo gawin sa mga motor nyo. Ito sa akin, share ko lang na at least alam nyo ba kung ano yung gagawin nyo. Kasi nga, yun, pwede yung sumabog yung mga makina nyo pag naka-racing CDI ka. Pero ako, so walang problema mga nakatakbo. May limiter. So ito mga paps, overall maganda yung CDI kahit naka dual mode off lang. Pero kung ikukumpara mo naman siya sa naka dual mode on, mas maganda talaga yung dual mode on. Mas matapang yung makina. Mas maitataas pa yung makina ba, yung RPM niya. Kaya niya pang iakyat yung pag naka dual mode on. So sulit yung CDI. Saka matibay naman. Hindi naman pumalya sa isang oras na biyahe. So hanggang dito lang mga paps. See you sa next vlog. At sa mga hindi nagsasawang sumuporta, thank you.